Monteros 4th Gen 2 gagawin natin dito. Naka-retrofit na ito gawa ng ibang shop. Umabot lang ng almost 400 lux kasi 4-year-old na yung retrofit niya. Meron tayo dito epoxy na may konting projector. Naglalagay din naman tayo ng mga epoxy sa mga gawa natin pero dab-dab lang tayo sa mga tornilyuhan para hindi lumuwag. S35 version 2, 65 watts per projector, 3 inches na clear lens, 6000 Kelvin with high beam function, sharp and crispy blue cutoff line at medyo matangkad yung step para less glare sa oncoming vehicles. Replacement lens na rin yung gamit niya dito at 3 years old na rin ito. Hindi pa pinalitan kasi medyo hassle daw yung pagpalit ng RFID. Present na yung ating vent patches dyan kasi nagdagdag tayo ng ventilation. Nagdagdag din tayo ng sealant dyan kasi yung nilagay dati hindi na kumakapit. Nagpalit din tayo ng relay harness kasi nanginginig na yung ilaw niya kanina at parang naghihingalan na yung Bosch relay. Medyo itinago din natin ang bahagya para hindi siya yung una makikita pagkabukas ng hood. Pati nga pala fog lights, pinalitan din natin ito ng Q8 by LED projector with high beam function. 6000 Kelvin, 45 watts each with brackets specific para sa Mitsubishi. Saka meron din siyang adjuster. Yung headlight nga pala natin, kung napapansin nyo, may dilaw dun sa gitnang part ng kanyang light output. Prism Tech kasing ating headlight. Yan yung parang hugis mata na lumilitaw sa lens cover ng headlights. Total internal reflection or TIR, naka-prism kaya mas concentrated kasi ilaw natin dyan. Mas malayo na aabot ng ilaw. Malayo pa lang, makikita nyo na yung mga bagay na dapat iwasan sa daanan or sa kalsada. Linis din tayo mabilisan sa lens cover niya para luminaw naman konti. Medyo mahina na kasi mata nang nagdadrive ditong sasakyan kaya kailangan malakas yung ilaw. Kahit na light shade lang yung tint niya sa windshield, nahihirapan pa rin siya mag-drive sa gabi. Sa headlights, umabot tayo ng 1,600 lux at 8 meters. Combined kasama yung fog lights, umabot tayo ng 2,800 lux at 8 meters. Sa high beam naman, umabot tayo ng 4,500 lux. Isang Montero ulit gagawin natin at uuwi pa ito ng Davao. OEM HID projector pa gamit niya dito. Medyo faded at medyo marami na rin yung sun cracks at scratches dun sa headlight lens cover niya. Umabot lang siya ng 160 lux at 8 meters. 10 years old na kasi itong sasakyan at hindi na rin pantay yung kulay ng ilaw. Kaya tara, open muna natin tong headlight niya. At sasalpakan naman natin ito ng S40 by LED projectors, 70 watts each, 6000 Kelvin, Prism Tech kaya medyo naninilaw din yung hotspot niya. At bawat projector meron din high beam function yan. At syempre nagbida-bida na naman tayo sa pagmagic ng lens cover. Nagdagdag na rin tayo ng sealant dyan para sure na sure yung kapit ng ating bagong lens cover. Pero syempre nilinis muna natin lens kanina bago natin isara yan. Ganito nga pala fitment ng ating in-offer na lens cover. Perfect yung pagkaka-fit niya dun sa original housing. Yung mga dating dumaan kasi sa akin parang kinukulang dyan sa may part ng signal lights. Kaya kailangan ka pala ng sealant. Medyo nangangalawang kasi mga tornilyo nito. Syempre nandito na naman yung ating pampadulas, Caltex, baka naman. At nandito ulit ang ating tantiamometer at asintamometer. Present yan, baka hanapin ng ating mga bashers. Umabot tayo ng 2,700 lux at 8 meters dito sa kanyang headlights. At sa high beam naman, umabot tayo ng 4,300 lux at 8 meters. Yung high beam kasi ng projector sumasabay din sa halogen high beam ng headlights. Clear lens version nga pala yung S40 natin ngayon, kaya parang OEM pa rin tignan yung headlights ng sasakyan. Napakalinis, di ba? Double check din natin sa labas kung makakasilaw ba tayo o hindi. So far, sakto lang yung tutok ng ating mga ilaw at etong sasakyan, meron nga pala siyang auto leveler sa headlights. Pina-upgrade na yung ilaw nito kasi mahaba ang biyahe nito pa uwi ng Davao. Yung ilaw niya kasi kanina parang fog lights na lang yung buga, hindi kagaya nito na tumatagos kahit na dark tint pa. Interested ka ba? Message lang sa Garage 58 Retrofit Works.